working here in Hong Kong as a domestic helper. Hello, hello po. Kamusta po? Ayan, nandito na naman ako sa labas. Kada magwa-vlog ako, nandito ako sa labas. Hindi kasi ako makapag-vlog dun sa loob. Kasi po, baka marinig ako ni Lola, baka sabihin baliw ako. Baka mamaya ang lakas-lakas ng boses ko, what happened, sabihin niya sa akin. So, for today's video po, mabilis lang po ito. Hindi totoo yan. At tatalakayin po natin kung ano nga po ba yung mga pagkain po ng mga DH dito sa Hong Kong. Hello po ulit. Ayan, naputol. Kasi po meron pong ano doon. Meron pong mga inject doon. So, baka ma-distract ako. So, yun nga po guys. Ano nga po ba yung provide ng ating mga amo sa ating mga pagkain? Ano nga po ba yung kinakain namin dito as a helper or domestic helper? Well, kumakain naman po kami dito 3 times a day. Yun nga lang po, no rice po sa umaga, which is sa umaga po is bread, either bread, oatmeal, ayan po, yun po, noodles, yung iba po noodles, yun po yung aming pagkain in the morning. Meron din po yung iba, fruits, katulad ko po, meron po akong fruit every day in the morning. Kung ano po yung pagkain nila amo, yun naman din po ang aking breakfast in the morning. So, pagdating naman po ng lunch, yun, corona yun. Basta ganun, naubo. Excuse me po. Eddie, wow. Pagdating naman po ng ating lunch, ayun po, wala na naman pong rice. Hindi po kami nagra-rice dito. Kasi sila amo, hindi nagra-rice. So, instant noodles o kaya fried noodles o kahit na ano, may mga hindi po, kumbaga mga light meal lang po yung kinakain nila sa tanghali. So, yun po. So, pagdating naman po ng hapon, doon na po, meron na pong rice. Pero yung rice po, katulad po ng mga sinasabi nila, wala pong unlimited rice dito sa Hong Kong. So, limited po. Meron naman po sa ibang amo na only rice. Wait lang po. Meron naman po sa ibang amo is meron naman pong only rice. Pero yung sa iba naman po, konti lang talaga yung kinakain na rice. Kasi yung mga amo, konti lang po yung mga kinakain niya na rice. Yung katulad po sa amo ko, 2 to 3 tablespoons lang po. So ako po, nasanay na po ako na hindi nagra-rice. Hindi nagra-rice sa gabi. So puro ulam lang po yung aking kinakain. Yun lang po yung aking dinner. Tapos meron naman po, sa dinner kasi meron po silang meat, meron silang fish, meron silang gulay, and then kapag minsan, meron din silang mga pa-dessert po. Ganun po. Plus soup, meron silang soup sa gabi. So, pagdating po ng gabi, heavy meal talaga yung kanilang pagkain. Yun po, yung pagkain ng mga helper dito sa Hong Kong. Hindi po, yung iba po kasi sabi nila, nagugutom daw sila, madamot yung amo nila, which is hindi naman po tama kasi po meron po naman tayong food allowance na ibibigay o food meal na ibinibigay na provided ng ating amo. Kailangan nilang ibigay yung pangangailangan natin ng sa pagkain kasi meron nga tayong meal allowance, ayun po legal po. Meron po yung iba, binibigay po nila sa kanilang helper. Bahala na po yung helper na bahala na po sila mag-budget kung paano nila babudgetin yung yung kanilang food meal. 1,000 plus ang alam ko, 1,121 ba? Opo, yung food meal, bagong food meal. Kasi ang sahod na ngayon is for 6:30 yung sahod ng DHT. So yun nga po, kapag ka po
kapag po nagugutom kayo, sabihin niyo po sa inyong amo na kung hindi niya i-provide yung inyong yung pagkain kasi nagugutom kayo, ibigay na lang niya yung inyong food allowance o food meal para kayo na lang po ang mag-budget ng kinikain. Kasi mahirap po magtrabaho ng nagugutom. Napakahirap po mag-work na laging gutom. So, yung iba po, bumibili po sila ng mga pagkain nila. Bumibili po sila ng mga biscuit, ng kung ano-ano, mga chicheria. Para once na nagutom sila, meron po silang kakainin sa kanilang room. Ganun po. Kasi po nga dito, hindi nga po uso yung rice ng rice. Rice in the morning, rice in lunch, rice in dinner, and then snack, rice pa rin. Hindi po dito. Once a day lang po kumakain ng rice ang mga tao dito, including the helper. So, kaming mga helper po, ayan, kailangan natin sumunod sa ating mga amo. Ala nga naman sila, kakain lang ng light meal sa tanghali, tapos tayo mag-heavy meal tayo. Hindi naman po parang maganda tingnan yun, di ba po, no? Pero kagaya nga nasabi ko, yung iba po, allowed po silang kumain ng rice. Pero karamihan po talaga, no rice in the morning, lunch. Only dinner lang yung rice. So kapag ka ikaw sanay ng laging maraming kanin na kinakain, so pagdating nyo po dito, maninibago po yung inyong tiyan. Kasi nga po, konti lang po yung pagkain dito ng rice. Although marami po silang variety ng ulam, doon na lang po kayo babawi. So ako po, nasanay na po akong hindi nagra-rice. So magto 2 years na po akong hindi kumakain ng rice. Hindi naman talaga totally hindi kumakain ng rice. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Ano po, everyday off lang po ako nakain ng rice. Minsan hindi pa rin po kasi nga po, nagda-diet nga po. Ayoko nang bumalik dun sa aking dating katawan, which is 82 kg. So, kasi po, ang hirap po mag-diet. So, ngayon is, I am 52 kg. Out of 82 kg. So, mas masarap po magtrabaho na medyo slim ka konti. Para hindi ka laging hinihingal. So, may orange pa akong kukunin. So, yun po. Huwag po kayong matakot na sabihin sa inyong amo about your food. Kasi po, nasa kontrata po na pinirmahan nyo, both employer and the helper. So, alam po nila yan. So, i-remind lang po natin sa kanila kasi yung iba po na ibang amo is kuripot talaga. Kuripot talaga sila. Kuripot po talaga yung ibang amo na walang pakialam kahit na nagugutom na yung kanilang mga helper. So, bibili po ako ng orange. Ang hirap ng bibili. Kasi everyday po kaming meron. Katulad po nito, everyday po akong bumibili ng orange kasi apat po kami sa bahay. So, naka-include po ako sa orange everyday. Apat po sa isang araw sa apat kami. Ayaw kasi ni amo na nag-stack ng butas kasi nagigira. Yung pangit yata ng pinili ko alam niya. Okay. So, yun nga po. Yung iba po naman na amo, katulad ng amo ko, provide po niya yung aking milk at saka yung aking bread. Binibilan niya po ako ng bread and milk. Tapos yung iba naman po na amo, provide pa rin po nila pati mga kape, ganun po. Shampoo, yung mga toiletries, provide po nila. Yung iba naman po, hindi talaga. Kasi nga yung iba, as I said, kuripot talaga yung iba. So, nasa sayo na lang yun kung paano ka didiskarte. Kapag day off ko pa, bumibili na po ako ng pagkain ko, mga
biscuit, bibili po ako. Minsan po bibili na ako ng chichirya para pag nagutom ako, meron po kakainin. Kasi yung ano po eh, nakakahiya naman kung yung bread na bibilihin, in one day, ubos mo na agad. So, para nakakahiya din naman yung ganun. So, kailangan mo rin bumili-bili para sa sarili mo, para hindi ka magutom. So, nasa diskarte na lang po yun paano mo aalagaan yung sarili mo. Kasi dito po sa abroad, kailangan po talaga, alam mo po, dumiskarte dito. As a DH, yung iba po kasi dito na mga DH, marami po dito nagre-reklamo kasi nagugutom po sila. Tapos, ay, meron pa po akong sasabihin sa inyo, no? Yung iba po dito, alam nyo po ba? Ito po, real talk lang, ha? Marami po dito, pinapakain lang po ng tira-tira. Tira-tira ng kanilang amo. Which is wrong. Which is hindi naman po tama. Kumain ka ng tira-tira. Kasi nga, meron ka namang food allowance. So, bakit ka kakain ng tira-tira? So, pag ganun po yung nangyari, sumagot po kayo sa inyong amo. Sabihin nyo po na hindi kayo kakain ng tira-tira. Kasi mostly po ang mga incheck is walang serving spoon. Only one pair of chapstick yung kanilang gamit, and then susubo sa kanilang bibig, and then kukuha sa pagkain, and then susubo ulit. Yun po. Tapos, yung iba po, ipapakain sa kanilang helper yung leftover. Sari-saring laway na po yun. Ganun po kasi sila, hindi sila na kagaya natin na meron tayong serving spoon. Sila po, karamihan nga, walang serving spoon yung mga incheck na yan. So, pero yung mga amo ko po, meron po silang serving spoon. Pero hindi rin nila ako pinapakain ng leftover. Yung mga amo ko, minsan nahihiya po sila, pero minsan I insist kasi naman po, malinis naman po. Kaya minsan pag sinasabi po nila, yung amo ko po kasi, kapag hindi po sila nag-dinner sa bahay, binabayaran po nila yung aking food meal. Kunyari po ngayon, hindi sila nag-dinner sa bahay, lumabas sila. So, bibigyan po ako nila ng $50 para po bumili ako ng sarili kong pagkain. Or, kung gusto ko naman po magluto ng noodles, pwede naman po magluto rin ako ng noodles. Pero, bibigay pa rin po nila yung $50. So, minsan po, naluluto na lang ako ng noodles or nagpiprito po ako ng itlog para po makatipid ako. Para naman sa ganun, yung $50 ko, hindi na mababawasan. Di ba po? Diskarte lang yan. So, bakit ka pa bibili kung pwede ka naman magluto? Di ba po, no? So, ipunin mo na lang yung ibibigay ni amo. Ako po kasi ganun, $50 kada hindi sila mag-dinner sa bahay. Ganun din po pag lunch, paglalabas po sila, another $50, ibibigay po nila sa akin. Ganun po yung mga amo ko. Kasi, sabi nila, mahirap daw magtrabaho ng nagugutom. So, ayan. Pupunta na po ako sa counter. Hanggang dito na lang po ulit, guys. Ayan. Pasensya na po kayo. Yung aking mga video is laging dito sa grocery or laging naglalakad. Pasensya na po kasi panakaw lang po yung aking mga video para lang po makapag-upload ako, makapag-vlog ako at ma-share ko sa inyo yung buhay ng isang DH dito sa Hong Kong, kung paano ang buhay namin bilang a domestic helper dito sa Hong Kong. So, huwag po kayong mag-alala kasi po, kakain naman po kayo dito sa Hong Kong. So, pagdating nyo po dito, makipag-break muna kayo sa rice. Ayan, makipag-cool off muna kayo, balikan nyo sila after 2 years. Kasi nga po, hindi po unlimited ang rice dito. Wala pong mang inasal. So, yun lang po. That's it for today. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo and hit the notification bell down below. So, that's it. Bye-bye!